Mula kay Pinoy Information, Pilipinas at Taiwan nanganganib sa China. Ito na naman ang mga incheck. US, may mga gawa pa ba? May mga gawa pa ba ang incheck, ang US, mga kapatid? So yan ang ating aalamin, mga kapatid. Mula rito kay Pinoy Information. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Welcome sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman sa pinaggagawa ng mga inche sa mga teritoryo ng Pilipinas. Alam nyo ba na higit kumulang 100 warship o mga barko ng China ang nakakalat ngayon sa buong WPS o West Philippine Sea? Oo, eh kanila daw yun eh. No? Tayo yung nangihimasok at hindi daw natin ginagalang ang kanilang soberanye. Hayop. Hindi lang yan. Hinarang pa talaga ng CCG ang PCG sa loob ng EEZ ng Pilipinas? Dahil kanila daw yun. Bakit nagagawa ito ng China? Sa kabilang banda, bakit naghahanda ang Taiwan sa posibleng pagsalakay ng China sa kanilang bansa? Anumang oras? At isa pa, bakit posible ang giyera sa pagitan ng US at China? Bago tayo magpatuloy ay baka pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat. Parang ang sarap nilang sugurin ng wag na lang eh. Kasi syempre malaking bagay ang magiging impact nito sa ekonomiya ng Pilipinas, mga tol. Sa totoo lang ha, sa totoo lang, though nakakabanas na nakakaasar na alam mo no, ang sarap nilang pagkakaltuan pero no, kailangan yung presidente natin medyo mahinahon din eh, no. Mahinahon din mga kapatid para din sa kapakanan ng bawat Pilipino, no? Yung mga mayayaman, wala silang problema diyan, tuloy-tuloy ang yaman nila eh. Pero para dun sa mga mahihirap, mga tol, pag nangyari tong giyera, mas lalong maghihirap yan, mas lalo silang mahihirapan, no? Kaya talagang sila rin mismo yung iniisip ng ating gobyerno eh. Pero itong mga incheck na to, ang sarap talaga nilang ano, no? Parang sarap kukuratin eh. Bakit nga ba nagagawa ng China ang panghaharas at paglabas-pasok ng kanilang mga barko sa mga territorial waters ng Pilipinas? Una, dahil ayon sa paniniwala at paninindigan nila, ito ay minanapan nila mula sa kanilang mga ninuno. Ooh. Hindi ito dapat mabaliwala at handa nila itong ipaglaban. Kahit gamitan pa ng puwersa ay gagawin nila. Huwag lang mabaliwala ang pinaniniwala ang ipinaglaban noon ng kanilang mga kanununuan. Dahil sa paniniwala ng mga komunista, ito ay kanila at ang kanila ay hindi maaaring angkinin o agawin ng sinuman. At walang magawa dyan ang United Nations, no? Walang magawa ang UNCLOS. Matagal nang ginagawa ng China yan, hindi lang taon, dekada na rin mga kapatid, pero wala rin silang magawa, di ba? At dahil kanila ito, lahat ng pumapaloob sa mga sinasabi nilang sakop nila ay kanila. Lahat ng yaman ay hindi nila ipamamahagi kahit kanino. Nagagawa lang ng Pilipinas ang pangingisda sa WPS dahil nanalo ito noong 2016 sa kaso laban sa pang-aangkin ng China. Bakit naghahanda naman ang Taiwan sa posibleng pagsalakay? Gaya ng sa WPS, inaangkin rin ng China ang Taiwan. Nais nila itong makuha anuman ang mangyari. Subalit ayaw naman pumayag ng Taiwan dahil sinasabi nila na sila ay may sariling gobyerno, ekonomiya at pera. Itong Taiwan talagang sa China yan eh. Hindi naman inaangkin ng Pilipinas yan mga tol eh. US lang din ang nag-aano dyan eh. Pero kahit dati ang Amerika mga kapatid, kinikilala nila itong Taiwan bilang Republic of China, no? Eto, yung Taiwan, gusto nang mag-solo, gusto nang bumukod, di ba? Kaya babala ng Taiwan kung mananakop ang China. Handang lumaban ng isla ng Taiwan kahit magkaubusan pa ng lahi. Nako. Hindi lang magawa ng China ito dahil sa pakikialam ng US. Pero kahit nakikialam ang US, hindi nagpapatinag ang China. Nagbanta pa ito na kahit sino mang bansa ang makikialam sa alitang China at Taiwan ay mananagot at pagsisisihan nito ang pakikialam. At dito na papasok ang pangatlong tanong. Dahil nga sa pakikialam ng US, di lang sa Taiwan,
kundi pati na rin sa Pilipinas, which is natural lang dahil may mutual defense treaty ang Pinas at US. Nanganganib itong makipagsagupaan sa China kung magkakaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China. Otomatikong sasali ang Amerika dahil sa pinanghahawakang kasunduan ng dalawang bansa. Okay. Nilagdaan ito noong 1951 at kung sa Taiwan naman aatake ang China, poprotektahan rin ito ng US. Ngayon pa nga lang hindi pa sumasalakay ay alerto na ang mga Amerikano. Kaya naman nagkasundo ang Pinas at US na maglagay pa ng mga karagdagang base militar sa Pilipinas. At hindi nakapagtataka na ito ay para sa proteksyon. Dahil ang idinagdag ng mga military base ay nakasentro sa Taiwan. At ang iba naman ay sa Palawan kung saan nakaharap naman ito sa WPS. So, imagine natin na kung wala ang US, nasakop na kaya ang Taiwan? Kung walang US, tuluyan na kayang napasa kamay ng China ang buong West Philippines. Bansa ang nagtutunggalian. Ang dalawang ito'y kahanay sa pinakamalalakas na power sa militar sa buong mundo at may pinakamatatag na ekonomiya. So parang ang US ang pumapagitna eh, no? No? Kasi malaya na dapat ang China sa kanilang mga pinaggagawa. Actually, matagal na nga nilang pinagsasakop yung mga island doon sa Spratly, di ba? Nagtayo na nga sila ng mga base militar doon eh. Di ba? Eh, wala naman nagagawa ang US doon. Wala naman din nagawa ang United Nations. Pero noong 2016, nung naipanalo na natin yung kaso, mga tol, 2016, di ba? O 2014, di ba? Yung nung nanalo tayo sa ano, sa arbitration na yun. Wala rin naman nagawa, di ba? Hindi rin naman naipatupad. Pilipinas pa rin ang paulit-ulit na kumikilos. Pilipinas pa rin ang paulit-ulit na nagsasubmit ng mga diplomatic protest, di ba? Humihingi ng simpatsya, di ba? Humihingi ng tulong. Susumbong tayo sa kanila, di ba? Naipanalo na namin yan. Tingnan yung ginagawa nito mga singkit, oh. Inaagaw pa rin nila, oh. Itong kamakailan lang, di ba? No? Munti ka nang magkabanggaan yung PCG at saka CCG. Tapos ang ginawa ng China, eh, binaliktad pa. Pilipinas daw kasi ang nanghihimasok sa kanilang soberanya. Ayaw daw natin gumalang. Ayaw ng US na ang China ay lumawak sa Asia. Dahil kung mangyayari, mas matatapatan nito ang lakas ng US kahit papagsamasamahin ang NATO. Kung mananakop ang China sa Asia, lalabas na dalawang bansa ang magiging pinuno ng mas maliliit na bansa at posible ang salpukan. Tingin mo, ano kayang problema ng China kung bakit hindi sila nagtititigil sa mga bantang pananako? Yun lang nga eh, yun lang ang problema. Dahil meron silang pinanghahawakan at meron silang belief, meron silang pananampalataya doon na eto'y atin. Diba? Meron silang pinaninindigan. Kumbaga sa atin mga tolo, kumbaga sa atin, pinaninindigan natin na atin yung West Philippine Sea, sakop yan ng ating exclusive economic zone, ayon na rin sa batas, di ba? So yun ang ating pinangahawakan, kaya talagang kiniklaim natin nun. So ganun din yung mindset nila, ganun din yung isip nila. At dahil meron silang puwersa, ginagamit nila yon para manindak, para sa pagsakop nitong pinag-uusapang teritoryo. Kung meron tayong mga ganyan eh, gagamitin din natin yan, malamang eh. Ang problema, hindi naman tayo ganun din kalakas katulad nila. Diba? Hindi tayo ganun kalakas dahil alam na ninyo ang history ng Pilipinas. Alam natin na may history ang Taiwan at China, pero hindi na maaaring ibalik yon sa kasalukuyan. Gaya ng Pilipinas na naging kolonyal ng US noon, subalit naging independent na bansa. Kayo, anong opinyon nyo sa pinaggagawa ng China? Maaari mong ikomento sa ibaba ng video ito. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa uulitin. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin? Tulad ng tanong ni Pinoy Information, bakit kaya ganyan ang China? Well, ako, nasagot ko na yon. Dahil nga doon sa claim nila, which is katulad din ng claim natin, no? Kung ano yung mindset natin dito sa West Philippine Sea, ganun din ang mindset nila. So talagang patigasan na lang yan. Walang bibitaw, walang magbibigay, mga tol. Talagang ano yan, talagang sabi nga ni President Duterte dati, gera lang talaga ang solusyon dyan, mga tol. Sinong manalo, kanya yon, no? Yun nga lang, walang nananalo dyan, mga tol. Talagang lahat talo. Alright?
So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.